Okay, class, ako nga pala si Teacher Kat. Ngayon, bago natin simulan ang ating klase, ayos muna ang inyong mga upuan dyan. Okay, yan, naka-align dapat. Tapos, yung mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan, pagpupulutin, tapos itapon sa basurahan na maayos. Okay? Yan, magaling. So, ngayon naman, bago ang lahat, manalangin muna tayo. Okay? Sige, ikaw, Claire, ayaw mo bang simulan ng panalangin ang ating klase dito? Mati kayo ang lahat para sa ating matingting na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Naway, marami po kaming matutunan pagkatapos ng klaseng ito. Maraming salamat po at ito lamang po yung pinapanalangin namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Sige, maaari na kayong umupo. At ngayon, magtatala ako ng mga kung sino yung mga lumiban sa ating klase ngayong araw. At kapag nabanggit ko ang inyong mga pangalan, ay sasabihin nila mga ay, narito po, ma'am. Nagkaintindihan ba tayo? Naintindihan nyo ba? Sige. Ngayon naman, maaari na kayong umupo at makinig kayo kung ano yung sasabihin ng inyong guro. Claire, narito, maraming salamat. Carlo, narito, maraming salamat. Okay, lahat ay nandito. Palapakin naman natin ang ating mga sarili. Walang lumiban sa ating klase. Ngayon naman, bago natin simulan ang klase nito, nais ko munang ipabatid sa inyo kung ano nga ba yung mga layunin na dapat ninyong makamit sa araw na ito or sa klase nito. Ngayon, meron tayong layunin dito. May tatlo tayong layunin na dapat ninyong makamit sa araw na ito. Okay? Ano nga ba yung mga layunin natin? Pakibasa mo nga, Carlo. Okay. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan, una, nakatutukoy ng pamunahing kagamitan sa pangangalap ng impormasyon sa paraang pagkilala sa mga larawang ipinapakita. Pangalawa, na ipapamalas ang kaalaman sa pagbibigay ng ideya at pamamaraan ng iba't ibang kagamitan ng ICT. At ang pangatlo, kayo ay nakapagpapakita ng kakayahan na makapagkalap ng impormasyon gamit ang computer at internet sa pamamagitan ng Google or Google Classroom at Google.com. So ngayon, ang batid ko na naintindihan nyo yung mga layunin natin na dapat ninyong makamit sa araw na ito. At sisiguraduhin ko or sana naman ay inyo itong makamit or makamtan sa sa katapusan na ating klase. Ngayon naman, bilang pagbabalik-aral, sino-sino ba sa inyo ang nakaalala ng tinalakay natin kahapon? Sige, ikaw, Mars. Okay, magaling. Ayon kay Mars, ito ay tungkol sa ligtas at responsableng gamit ng ICT. Magaling. So ngayon naman, ano naman yung kahulugan ng ICT? Kung sa inyong pagkakaalala. Sige, ikaw, Claire. Sige, maraming salamat, Claire. Ayon kay Claire, ang ICT, ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya para sa pagproseso ng mga impormasyon at komunikasyon. Maraming salamat. Ngayon naman, ano ba yung mga dapat isaalang-alang para ligtas yung paggamit ng internet? Sige, ikaw. Ikaw, Kit. Una, ano nga yun? Okay, maraming salamat. Magaling. Ayon kay Kit, ito yung una ay itinagbabawal ang paggamit ng mga chat rooms, yung mga messengers, na maaari magdulot ng kapahamakan sa mga mag-aaral. Ano ba? Sige, ikaw, Undoy. Okay, ayon kay Undoy, maraming salamat. Ito ay gamitin lamang ang mga ligtas na search engine tulad ng ano? Tulad ng google.com, www.surfnetkids.com, ano pa ba yung iba? Safe. Para sa mga bata na katulad ninyo. Doon. Ano pa? Sino pang, di ba marami yun? Ano pa kaya yung ano? Ano ba yung mga naalala ninyo? Sige, ikaw, Kate. Okay, magaling. Maraming salamat. Ayon kay Kate, ito ay pumili kayo ng password na mahirap mahulaan ng ibang tao or ng mga masasamang tao na gustong kunin yung mga impormasyon o datos sa inyong mga account. Ano pa? Yes, tama. Huwag ibigay ang mga password kanino man. Okay? Naintindihan niyo na ba lahat? Ngayon, dadako na tayo sa ating mga activities. Magandang umaga sa inyo mga bata. Okay. Ngayon, magkakaroon tayo ng activities.
magbibigay ako ng panuto kung paano isasagawa ang aktibidades ngayon. Papangkatin ko kayo ng tatlong pangkat. Bawat leader ay pipili ng letra. May letrang B, may letrang O, at may letrang X. Tama. Pagkatapos na makita ang larawan na nasa letrang inyong napili, magbibigay kayo o maglalahad kayo ng ideya o kaalaman tungkol sa larawan na nasa letrang napili ninyo. Bawat grupo ay magbibigay ng opinyon. Nakuha? Magaling! Bawat grupo ay may kooperasyon. At ako ay magbibigay ng pamantayan sa paglalarawan. Nakuha ninyo? Nilalaman ay 5 puntos. Ang sariling pag-unawa ay 5 puntos. At ang paglalahad ay 5 puntos. At ang kabuuan ay 15 puntos. Kaya, mayroon kayong makukuha sa akin na 30 puntos. Nakuha? May mga tanong pa ba kayo? Okay, wala. So, gagawa kayo ng inyong aktibidad list. At simulan niyo na agad ito. Okay? Ngayon, natapos na ninyo ang inyong aktibidad list at ako ay natutuwa dahil nakikita ko sa inyo na may idea kayo tungkol sa mga larawan na ito. Kaya ngayon, tatanungin ko, nasaan ba si Angelica? Okay, Angelica. Ano ba ang mga ito at saan ito maaaring gamitin? Magaling! Ito ay mga halimbawa ng teknolohiya. Magaling! At ano ba ang mga simbolo ng mga ito para sa inyo? Magaling! Ito ay maaaring magamit o simbolo ito ng makabagong teknolohiya. Magagamit natin ito sa ating araw-araw. Katulad na lamang ng online classes. Diba? Okay. Ngayon, paano makakatulong ang mga makabagong teknolohiya upang mangangalap ng iba't ibang uri ng impormasyon? Paano nga ba? Okay, JR, paano? Magaling! Ito ay makakuha o mangangalap ng bago at totoong impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. At ang pangatlo, bilang isang magiting na mag-aaral. Ano ba ang pinakamalaking ambag ng teknolohiya bilang isang estudyante? Paano? Paano ito makakatulong sa atin ang teknolohiya bilang isang estudyante sa pang-araw-araw? Okay, sinong gustong sumagot? Sino gusto sumagot? Okay, ikaw, Janry. Paano ito nakakatulong sa iyo? Ang paggamit ng teknolohiya. Magaling! Ito ay nakakatulong para magkuha ng mga impormasyon na gusto mong malaman. Tama ba ako? Magaling! Kung gusto mong kumuha o gusto mong magkaroon ng kaalaman, pwede kang pumunta sa teknolohiya. Gamit ng teknolohiya, maaaring kang magsaliksik doon ng impormasyon. Nakuha niyo ba? Magaling! Ngayon, dito magtatapos ang ating tatalakayin at may susunod sa akin para magulat na naman para sa ating leksyon ngayon. Mga bata, ngayon tatalakayin natin kung ano nga ba ang ICT. Ano ba ang kahulugan ng ICT? Ang ICT or Information and Communication Technology ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang maproseso, mag-imbak, at tumika at magbahagi ng mga impormasyon. Ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang internet. Ang internet ay isang malawak na network ng mga computer at ang network ay ang grupo ng mga computer na connected sa isa't isa. Isang bahagi ng internet ay ang World Wide Web. Walang particular na tao ang nagmamay-ari sa internet. Ano ba ang kahulugan ng computer? Sino man nagmamay-ari ng computer dito? May-ari, may computer ba kayo sa bahay? Opo, teacher. Oh, very good. Ano ba ang meron sa computer? YouTube. Okay. Ano pa? FB. Okay, Facebook. Yung ano, yung hinahawakan natin? Mouse. Mousepad, very good. Okay, ang computer ay isang kagamitang tumutulong sa atin
sa pagproseso ng datos o impormasyon. Gaya na sinabi ni Joanne na nandoon daw ang YouTube, ang Facebook. Ngayon sa ating paggawa o pananaliksik, makikita natin ang mga impormasyon na ating kinakailangan sa ating mga asignatura. Yes, ma'am. Yun. So, ngayon, sa pangangalap ng impormasyon, gaya ng sinabi ko kanina, na sa pagpapangalap o sa pananaliksik ng ating mga asignatura, gumagamit tayo ng mga web browser. Sa paggamit ng web browser, kailangan natin gumamit ng Internet Explorer, Mozilla Firefox, o Google Chrome. Kaya ba ay nakakakita na nito? Ms. Joanne, okay. Meron ba ganito sa computer nyo? Opo. Okay. Ano ba ang meron sa inyo? Internet Explorer, Mozilla Firefox, o Google Chrome? Google Chrome. Okay, very good. Kasi si Google Chrome, ito yung pinaka may halaga. Halaga? Yeah, may halaga din naman itong dalawa, Mozilla Firefox at Internet Explorer. Pero si Google Chrome talaga yung ginagamit ng nakakarami. Okay? Now, sa susunod. Okay. Para sa kanilang mga kahulugan, ang Microsoft Edge o yung Internet Explorer ay isa sa mga pinaka-popular na browser ngayon. Ngayon, or para sa akin talaga, ang pinaka-popular ay yung Google Chrome. Pero may iba din naman na kailangan ginagamit nila yung Microsoft Edge dahil may ibang mga aplikasyon o mga link na hindi gumagana sa Google Chrome na gumagana naman sa Microsoft Edge. Okay? Ang pangalawa ay ang Mozilla Firefox. Isa ito sa mga pamantayan ng mga browser na magagamit. Ang pangatlo naman ito, ang Google Chrome. Inilabas ito noong taong 2008 at patuloy na tinatangkilik bilang isa sa pinaka-popular na web browser ngayon. So, sabi ko sa inyo kanina na si Google Chrome talaga yung ginagamit ng nakakarami dahil dito mas napapadali yung mga paghahanap ng mga impormasyon at mga datos para sa kanila mga asignatura. Okay? Yan. Para naman dito sa ating tatalakayin, ang search engine. Kayo ba ay popular sa search engine? Joel? Okay, very good. Ang search engine ay isang software na ginagamit sa paghahanap ng informasyon sa internet. Kayo ba ay gumagamit na search engine para sa inyong pagkuha ng asignatura? Opo, teacher. Okay, very good, Joel. Ito, para sa ating mga search engine, nandito ang Google. Ito yung Google search na makikita natin pag tayo ay o-open ng Google Chrome. Ito yung pinakaunang napakita doon sa front page ng Google Chrome. Pangalawa naman ang MSN Search Beta. Ito yung, kumbaga Microsoft ito, Microsoft Search Engine. Bangat na naman ay ang Yahoo Search. Sa mga noon, nung dati namin kapanahonan, meron talagang mas popular din ang Yahoo search noon dahil yung may Yahoo Mail, yung mga ginagawa namin para sa mga, ano namin, engine ito kasi para sa Firefox. Okay. Ang pang-apat naman ay, okay, ang Bing search. Ang panghuli naman ay ang ask.com. Maaari nyo din ito makita doon sa link na baba. Mamaya, tatalakayin natin kung sa anak nyo maaari ilagay ang mga link para makita nyo itong mga search engine. So ngayon, ito ang sinasabi ko sa inyo, mga bahagi ng search engine. Makikita natin sa ating harapan ang mga search engine, ang search box. Unang-una, nandito ang search field. Ang search field, dito nyo mahahanap muli o i-type lamang ang bagong keyword sa search field box. Halimbawa, yung ano kayo, maghahanap kayo ng impormasyon gaya ng anong gusto mong i-search sa ano, Joel? Sa Google. Gaya ng mga iba't ibang uri ng search engine, ano ang mga kasing hayop, YouTube, pwede din dito makikita, okay? So sa pangalawa, nandito ang search button. Matapos nyo i-type dito ang kanyong mga gustong hanapin impormasyon, maaari nyo itong pindutin ang search button para lalabas ang mga top links dito. Ang top links ay ang mga servisyong maaaring magamit sa search engine katulad ng web, imahe, balita, at iba pa. Okay? Para naman sa pangalawa, dito ang page title. Matapos nyo
mapindot yung search button, makikita nyo dito yung mga impormasyon na maaari nyong makuha sa inyong paghahanap, sa inyong mga pananaliksik ng mga impormasyon dito sa Google o dito sa search button na search engine. Ang pangalawa, ang susunod naman na ang text below the title. Dito, mahahanap nyo ang maliliit na piraso ng teksto o ng impormasyon si tinangguha sa webpage. Webpage. Naka-bold text dito ang mga salita ang ginamit mo bilang keywords. So, halimbawa, hahanap kayo ng salitang ibang uri ng hayop. So, dito sa text below the title, makikita nyo ang mga word o mga salitang ginamit mo sa paghahanap ng mga impormasyon. Okay? So, tanungan. Opo, teacher. Okay, Joel. So, ngayon, pupunta tayo sa computer lab at papangkatin ko kayo ng kalinga. Dito natin makikita kung may mga tutunan ba kayo sa ating itinalakay. Okay? Meron akong maikling pagsasulit. So, ngayon, ipabasahin ko sa inyo ang panuto. Hanapin ang tamang sagot sa hanay A at ilagay sa patla ang inaasahang kahulugan nito na nasa hanay B. Makikita nyo dito ang inyong gagawin, Joven, ha? So, ito. Okay, tapos na ba ang lahat? Opo, teacher. Okay. Very good, May and Joven. So, ngayon, meron tayong takdang aralin. Okay, para sa inyong takdang aralin, ilagay ang sagot sa malinis na papel. Magtala ng 5 paraan kung paano nakatutulong o nakakatulong ang teknolohiyang pangkomunikasyon sa pangangalap ng impormasyon. Okay? So, magsitayo ang lahat para sa ating prayer. Our Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord God, thank you for this day. In Jesus' name we pray, our Lord. Amen. 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 Goodbye, class. Goodbye, teacher. Okay. See you tomorrow. Bye.